Mga ka-taxpayer kong minamahal, pasensya na at medyo gabi yung ating lecture, pero napakaganda ho ng ituturo ko sa inyo sa araw na to. It's about analyzing, yes, analytical, tawag nito, ano ba, analytical. Pag sinabing analytical, nakalimutan ko na, teka lang, buksan ko to, yun, gumanda yung image ng ating lecture. I-discuss ko mga ka-taxpayer kong minamahal is, sir, paano ba mag-analyze ng formal letter of demand? So, pakita ko sa inyo yung ginagawa ko ngayon. Tinutulungan ko si Roger na sagutin itong kaso niya. Okay? So, inaalay ko tong aking lecture kay Roger. Si Roger Nueva. Mahusay yan, mahusay. So, magandang araw sa iyo, Jer. So, kung mapapansin nyo rito, mga ka-taxpayer kong mahal, formal letter of demand ang pinag-uusapan. Ayan. Okay? Ang abbreviation niyan, FLD. Mm-hmm. So, ang unang ninyong gagawin is stay composed. Wag na wag kayong magpapanik. Karamihan ng mga tao na tumatawag sa akin, nagpapanik. Kinakamusta ko si Rico Kulayko. So, pag nagpapanik ka, wala ka sa tamang katinuan. Hindi ka makapag-iisip ng tama. At ang magiging desisyon mo, definitely magbibigay sa'yo ng problema. So, dito, pag nakatanggap ka ng formal letter of demand, ang unang-una niyong gagawin, ang tinuro ko na, di ba, hatiin niyo yung papel. Ayan. Ha? Lagay niyo rito, deliver. Di ba? Sa yung kalahati, receive. Oh. Sino nag-deliver? Sino yung nag-receive? Siyempre, ang nag-deliver, BIR. Sino sa BIR? Sa taxpayer naman, sino sa taxpayer? So, importante yun, importante. So, babasahin nyo ngayon. Ayan. Yung mga naka-bold na information, katulad nito, double check nyo. Double check. Totoo ba na may ganong klase ng letter of authority? Yun ang number one. Laglagan nyo lang number kasi hindi ko to hindi ko matatandaan kung nasa anong number na tayo. So ang charge ko rito. Nandito pala si Maureen Brasa. Pag nandito si Mau, magaling na consultant 'yan. I-Google niyo yung pangalan niya, ka Maureen Brasa. So tapos titingnan niyo ngayon ito. Oh, sabi rito, may income tax deficiency, value added tax expanded. So may tatlong major problem. Okay, so yung tatlong major problem na yon, ganito lang eh, napakasimple. Ganyan kalaki yung mangga. Ganito. O tatlong doble nito, tatlong triple nito. Pag triple nito, masarap ang mangga sa Sambales, ha? Si Maureen Brasa, taga Sambales yan. Yung mangga, napakapangit ng aking analogy. Ito, isipin niya nilang na mangga to. Papasok ba to sa bibig niyo pag kinagat niyo? Di ba hindi kasya dahil mas malaki yung size ng mangga sa size ng bibig niyo? Ang isipin ninyo, yung formal letter of demand, ito, parang mangga. Diba? Hindi nyo pwedeng lununin ng sabay-sabay. So, the best thing to do is to cut the problem, the
the whole problem, let us call the whole problem as FLD. Ayan. The whole problem is FLD. So, let us cut the whole problem into smaller pieces. Oh. Ayan. At makakakat mo sa smaller piece, okay yan. Ayan. Tapos, tsaka mo ngayon, dito gagamitin ko. Ayan. So, i-cut natin into smaller piece. Oh. Ayan. Kung kaya nyo i-cut ng smaller pieces in bawat isa, good yan. Ganyan ang pag-a-analyze. O di, unahin nyo muna yung kaya ninyong kagatin. O, for example, yan. Diyan muna tayo mag-umpisa. Para hindi ka mabuwalan pag ikaw ay nag-a-analyze. Now, so sa income tax, ang unang-unang nangyayari sa income tax is tinitingnan ng taxpayer yung kabuuan ng income tax. Eh talaga namang malulunod ka rito, sir. Imaginein mo. Oh. Ang tingin eh, ang sinasadya talaga ng BIR na itong portion na to naka-bold. Sadya yan. It's a psychological ano eh, psychological psy war, sabi niya, psy war. Ang inaatake sa iyo, sir, utak. Utak. Kasi yung utak mo, once na guluhan niya, tatamaan yung puso. So, pag tinamaan yung puso mo, natakot ka na, eh wala na, sabog na yung katauhan mo, sabog na yung pamilya mo, at alam mo, yung takot, yung ignorance, ano yan eh, contagious, parang virus, contagious, nakakahawa. Mahahawa yung asawa mo, mahahawa yung anak mo, magulang mo. So, kagulo na kayo sa pamilya mo. So, wag ganon. Solohin mo muna. Okay? So, katulad nitong pinakikita ko, merong 17.6 million. Eh, natural. Yung tao, walang 17.6 million. Wag mong tingnan yan. Itanggalin mo yan sa kaisipan mo. Mag-concentrate ka sa problem. So, ang problem, hatiin natin. Income tax daw ang major problem. Eh. Oh, see, hatiin natin yung income tax. So, ano problem? Ito yung problem na create, ha? So, ang nangyari dito is knowingly create, pinilit create. Wala kang consent, nagkaroon ka ng problem. Ano ba yung magandang statement doon sa problem? Pinilit, ayun, siya. Kumbaga, itong mga taga-BIR na to, walang, wala silang mga, ano bang magandang analogy? Ayun, kumbaga sa mga kriminal, sila yung mga rapist. Ayun. Sorry ah, yun lang naisip kong pinakamalapit eh. So, ang rapist, okay, ilulur ka. Mamumuhunan yan. Papakainan ka sa restaurant, magandang restaurant, pakikitaan ka ng maganda. Pero at the end of the day, ang objective niyan, i-rape ka, i-coerce ka. So, itong mga bagay na to, nasasabi ko yung rape, at saka coerce. Kasi yun yung mga strategy ng BIR. For the past 35 years, ma'am, yan po yung naging experience natin sa mga BIR official. Okay? Kino-coerce ka by raping ka. So, ito ho yung una natin gagawin. Okay? Identify the area of concern. Edi, identify natin. Ano yung area? Ang major area is, ito major. Yan. Adjustment disallowance. Di alam mo na kung ano yung problem. Adjustment disallowance eh. So, at paano at ano yung in-adjust? Oh. Number one, disallowed purchases due to non-substantiation, 24 million. Oh, yan, isa. Professional fee, retainer fee, 264,000. Sunod, undeclared expenses, 11,000. Oh. Sunod,
unreconciled salaries and wages, 49,000. Last, undeclared sale as a result of line-by-line reconciliation, 4.8 million. So, after na-identify mo na, aba, meron pala tayong number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Ang susunod mong gagawin, prioritize. Ayun, prioritize. Yan, ipa-priority mo. Pag sinabi kasing priority, alin yung dapat na unahin mo? Okay, parang nagluluto ka, ano yung unang mong ilalagay? Mantik? Hindi, hindi mo unang mantika. Lalagay mo muna yung kawali. Oh. Siyempre, paano mo ilalagay yung mantika? Lalagay mo kawali, tapos lalagay mo ng mantika. So, may sequence. So, dito sa tinuturo ko sa inyo, magkakaroon kayo ng sequence. Oh, ganito ang sequence. Pipiliin mo yung pinakamalaki. Ano yung pinakamalaki? Ayun, oh. Ah, ayun. Ang pinakamalaki, yung 24 million. E di yun yung first priority mo. 24 million. Number 1. Oh. Ano susunod mo? Oh, 4 million. Ayun, oh. 4 million. O di yung susunod mo ngayon. Number 2. And susunod mo ngayon is, susunod is yung 264,000. Oh, lagyan natin number 3. Eh sir, paano yung 11,000 at 49,000? Pag ganyang kaliit, wag mong, lalo na ako, as a tax specialista, hindi ko inuubos yung oras ko sa mga maliliit na halaga. Doon ako sa malaking halaga muna. Tsaka ko babalikan yung maliit kung merong matitirang oras. Pero kung walang oras, gugulin nyo yung oras nyo dun sa top priority. Again, ang top priority, yung magbibigay sa'yo ng lesser, yung magre-remove ng more taxes sa deficiency tax ng BIR. More deficiency tax ang matatanggal. So, na-identify na natin yon. So, tingnan natin yung susunod na major problem. Sabi dito is, meron ka daw, ito ang problem, less unsupported 23 or 21,000 lang naman. So, hindi siya dapat bigyan ng priority. Nasa last priority, may priority pero nasa last. Ang susunod dito na dapat mong bigyan ng malaki-laking priority, itong surcharge na 50%. Ayan. Kasi ang ibig sabihin ng 50% surcharge, mga nanakikinig sa akin, isang hakbang kasi ito para kasuhan ka ng tax evasion. Yan, tandaan nyo yan. Pag may 50% surcharge, isang hakbang ito para kasuhan ka ng tax evasion. Ibig sabihin, itong taxpayer na to na nakatanggap nito, candidate siya sa tax evasion case. So, minsan nagagalit sa akin yung mga taxpayer, yung mga humihingi sa akin ng tulong. Sir, ang tagal-tagal na sa inyo yung aming kaso, bakit wala pa ho kayong ginagawa? Namimit ko naman yung due date. Pero gusto kong liwanagin sa mga nakikinig, para tayong ospital, 'di ba? May nakapila ang OPD, outpatient department, no? Nakapila kayo, ando doon yung doktor. Halimbawa, ako yung doktor. Ya tinitingnan ko kayong lahat. Tapos biglang dumating na ambulansya. Wow, 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 wow. Punta sa emergency, tinawag ako. Iiwanan ko lahat ng nasa OPD, dediretso ako doon sa nasa OPD because emergency 'yon. Emergency. Life and death yun. Ganon din sa paghawak ng kaso o pagiging tax specialista kayo, marunong sana kayo ng gumamit ng inyong oras. Ibigay nyo yung oras nyo sa nangangailangan immediately. Ibig sabihin yun, emergency. Katulad nito, tong kasong to is emergency to because, sinabi ko na nga, yung 50%,
Yung 50% surcharge, tax evasion yan. Candidate to sa tax evasion. So, madali lang naman, sinabi ko na sa iyo, i-prioritize mo. Disallowed, at saka undeclared sale, at saka professional fee. O, ayos na yan. O, ngayon, na-prioritize nyo na. Sa nga pala, may binibigay akong libro, ha? Ano pangalan libro ko? Nakalimutan ko na. Ano ba yun? Ah, nakalimutan ko. Tingnan nga natin. Baka meron, i-shout out nyo naman sa mga kakilala ninyo na nagbibigay ng libro, si Mr. Maestro. Ito po yung libro. Ayun! Naalala ko na. Ayan yung libro. I-shout out ninyo at ang ano po, ayan. Ito po yung i-type ninyo sa browser. Ayan. Para ma-download nyo po yung libro. Ayan. Ayan. Binigay ko na sa inyo, ha? Huwag nyo na akong hanapan. Balik ko tayo dun sa priority natin. So, sir, okay. Anong gagawin natin ngayon, sir? O, simple lang. Tuturuan ko kayo mag-analyze. Yun ang pangako ko eh. Pero hindi ko mabubuo to, ha? Masyadong gabi na eh. O, sige. Pag-aralan natin yung priority natin. Sabi dito, disallowed purchases due to non-substantiation. Ayun eh. So, ano reason? Ito yung disallowed, ginawa niya. This is the act. Disallowed. Kaya niya disallowed, kaya non-substantiation, ito yung reason. So, alam na natin. Disallowed due to non-substantiation. So, very important. Ano yung reason sa non-substantiation? Kaya ngayon, titingnan mo ngayon yung disclosure. Sa mga financial statement, ang tawag dito, notes to financial statement. Yan. Pero dito, ang tawag dito, details. Tingnan mo yung details of discrepancy. Yan. Check mo kung may naka-atas na details of discrepancy. Eh, which is meron naman. So, tingnan natin yung details of discrepancy. Ito ngayon yung details of discrepancy. Ang nag-provide nito, yung BIR. Specifically, Chief Assessment Division. Pinirmahan lang yan ng Regional Director. Hindi naman yung ginagawa na Regional Director. Pirma-pirma lang yan eh. Ministerial job. Pero as ministerial job, siya yung makukulong, yung regional director, kung mali itong kanilang ginawa. Shout out din ako kay Marga Kilang, na nakikinig din siya ngayon. No, so, disallowed purchases, ang content daw is RM, at saka, hindi ko pala napapakita. Ang content daw, ito yung details of discrepancy. Okay, provided dyan ng BIR. So, ito yung major problem eh. O general problem. So, yung subcategory niya, sinabi natin, ito yung ating priority number one, disallowed purchases. Yan. Ano yung disallowed purchases? Raw materials at saka expense. Wag na wag ninyong i-skip. Wag ninyong i-skip. Ah, nandito rin pala si Ging Jokadis. Shout out kay Ging Jokadis, ang Tagalas Piñas. Oh, mga Tagalas Piñas. Kung kailangan niyo ng magaling na consultant, ayan si Ging Jokadis. Okay? I-Google niyo na lang yung kanyang Facebook. Now, punta tayo ngayon sa itong pinag-aaralan natin. Huwag na huwag niyong kakalimutan na basahin. Kung hindi nyo naiintindihan, huwag kayong magmadali. Emergency to. Pero kailangan, ang pag-emergency, kailangan nyo ng ma-MRI kayo, ma-CT scan kayo, ma-X-ray kayo. Ganon din ang gawin ninyo. As if kayo ay nagda-diagnose. Hindi lang letter per letter, word for word, sentence per sentence. Ganon ang diskarte dito. So, babasahin natin. Verification of documents. Oh, may binirepay na documents. Ang ganda.
you submitted, such as invoices, receipts, disclosed that most of them were not in compliance with the substantiation requirements, particularly those expenses supported with POS tapes, wherein your name was not indicated as a customer or buyer of goods and services. They were personal in nature, incurred by other person as evidenced by OSCA PWID. Natatawa ko. Natatawa naman ako dito. Okay. Andito rin pala si Annalyn de los Santos Ferrer. Magaling na bookkeeper yan. Baka meron kayong kakilalang nangangailangan, puntahan nyo si Annalyn. Natatawa ako dito because ito naman taxpayer na to eh. Bakit ka na... meron kang business. Pinagamit mo yung senior citizen ID mo. Ha? Senior citizen, ba't pag gano'n ka? So lumalabas ito, personal nga. I-discuss ko mamaya yan kung pwede yon. Okay? Natatawa ako din sa binabasa ko eh. Incurred by other person as evidenced by the OSCA PWID presented and indicated in the POS tapes. Substantial amount of purchases RM, raw material. Ayan. Para maintindihan nyo. Hindi ngayon ako nagmamadali. Was not duly substantiated with valid invoice official receipts. Taxes and licenses were not supported with proof of payments. Some billing statements presented submitted for light and water, Meralco MWSI bill were not on your account. Hence, this exemption noted were disallowed pursuant to Section 34A1A. Ito yung basis eh, pinaka-importante. Section 34A1B of the Tax Code of 1997 as amended. Alam mo na ngayon yung problem. Sinabi niya yung problem eh. Oh. So, ito raw yun. Yan. Again, yung kabuang 24 million na sinasabi dito, itong priority natin, ito ngayon yung pinaka-details. Ito yung pinaka-tawag nito, ingredient, ha? Kung bakit siya naging 24 million. Total lang yun eh. So dito, definitely, kung ako rin ang gumagawa, tinutulungan ko si Roger eh. Kung ako ang gagawa nito is, uunahin ko rito yung pinakamalaki uli. Ganun ako eh. Unahin ko yung pinakamalaki. At saka, isa pa ang technique na ilalagay ko sa inyo, diinuna natin yung pinakamalaki. Just in case lang, kulang yung documentation at hindi ka makapunta sa susunod because itong pinakamalaki na ginagawa mo, may problem. Tumalong ka na. Kung hindi mo magagawa yung top priority mo dahil merong something na problem, iiwanan mo, pumunta ka sa susunod na priority. Yun ang pinakamaganda sa pagpa-priority. Balikan mo na lang. Okay? Kaya kanina, nagdi-discuss kami ni Roger. Roger, sabi ko sa kanya, Chair, nag-purchase pala, sabi rito, substantial amount of purchase was not duly substantiated with valid invoices, official receipt. Ang tanong ko, Jer, may substantiation, hindi lang valid na official receipt tsaka sales invoice. Di ba? Hindi daw valid yung invoice tsaka yung OR. Ganito ngayon ang pag-iisip. Ganito. Andiyan din si G. Santander. Magaling na CPA to. So, ganito ngayon mag-isip. Not valid invoice and receipt. Kaya disallowed. May substantiation. Mali yung BIR. Sabi niya kasi, ang reason niya, kaya niya disallowed yung raw materials because non-substantiation. Tapos sasabihin niya ngayon, may substantiation, kaya lang hindi valid. Raw materials sa pinag-uusapan natin. Ang tatanong mo ngayon sa sarili mo,
bilang tax specialista, paano nagiging valid at papaano nai-invalid ang isang invoice at isang official receipt? Yun yun. Hindi non-substantiation. So, mali yung BIR. Kita mo, mali yung binibigay na information ng BIR. Kung ako to, sasampalin ko yung ano eh, yung revenue officer, sampalin ko yan, putang, sorry. Kasi ginagago tayong mga taxpayer. Gumagamit sila ng lingwahe na hindi appropriate. Talaga to mga taong to, inappropriate eh. Oo. So, balik tayo doon sa pinag-aaralan natin. Niinit ang dugo ko talaga rito eh. Pag ganitong mali eh, alam mo mga taga BIR, kung tama ginagawa nyo, unang-una ako, pupuri sa inyo. Unang-una akong sasaludo. Eh, pangapunyeta kayo eh. Simple lang yung pinagagawa sa inyo. Hindi nyo pa magawa ng maayos eh. Naguguluhan tuloy yung utak ng mga taxpayer eh. Diba? Napakapunyeta nyo. Okay, tuloy natin yung pag-aaral. So, ang question dito, kung nakikinig si G at saka si Mao, paano nagiging valid ang invoice? Paano nagiging valid ang official receipt? May substantiation, kaya lang hindi valid. Okay. Pakikita ko sa inyo yung trabaho ng revenue officer. Ito siya. Nag-attach ngayon yung revenue officer dito ng working paper niya. O, nasaan yung working paper dito? Oy, wala palang working paper. Kala ko meron. So, walang working paper. Sinabi lang niya, not valid. E, paano ngayon, sir? Paano natin malalaman kung valid o not invalid yung sinasabi? Anong titingnan natin? Ang simple. Tuturo ko sa inyo, ha? Ang pinag-aaralan natin kasi is FLD. Ito. Ba? FLD. E sa FLD, sinabi invalid tsaka not valid. Wala namang binigay na working paper. Ito technique. Since ito ay FLD, magba-backward kayo. Pupunta kayo ng PAN. Check ninyo kung merong FLD, punta kayo ng PAN pabalik. De dapat ganito eh. Ito yung FLD, ito yung pinakahuli. Babalik kayo ng PAN. Check ninyo kung merong working paper dyan. Kung wala, balik kayo ng NIC. Or ang tawag ngayon ay NOD. So ang gagawin natin, babalik tayo dyan. Tingnan natin yung history. So, pupunta ngayon tayo sa history. Ayan, babalik tayo sa... Dediretso ko na kayo sa history. Ito ngayon yung ano ba to? New notice of discrepancy. Sa notice of discrepancy, titingnan natin kung may ganun ding transaction. Deficiency tax. Disallowed expense due to, NOD yan, NOD tinitingnan natin. Sabi dito, disallowed purchases due to non-substantiation and non-compliance with the substantiation requirement directly attributable to the conduct of business. Magumura na naman ako eh. Ikaw na nga nagsabi. Ha? Not. Okay. So, sorry. May not pala. Akala ko directly. Yan. So, titingnan ngayon natin. Meron siyang schedule. Ayun. Titingnan natin itong schedule para makikita natin paano nagiging invalid. Kasi invalid daw yung sales invoice at saka yung official receipt. Pupuntahan natin to. Schedule 1A and 1B. Okay, nasaan yun? So, ito ngayon yung 1A. Nasaan yung 1A? Ah, hindi. Tingnan nyo to. Parehong-pareho yung amount to. Doon sa FLD. Okay. So, parehas. Na-trace na natin. So,
So pag na-trace natin, ito ngayon yung working paper mo na saan? Wala akong makita. Ano ba to? Working paper ba to? Uy, ba't ganun? Nasa FLD ako uli. Okay. Hindi ko ma... Hindi ko ata na isama. Anak ng pitong kuba. Oo. Hindi ko na-check. Okay. Sorry. Hindi ko na isama dito sa lecture ko. Hanapin ko. Now, babalik ako dito. Actually, sabihin ko na sa inyo, walang TIN, walang pangalan yung resibo na OR tsaka SI at tsaka walang address. Yon. Sabi, hindi namin matrace. Isa pa, sinasabi, hindi namin matrace yung TIN na nakalagay sa resibo. Ibig sinilang sabihin nun, yung resibo mo fake. Kaya disallowed yun. Totoo naman yun. Kung fake yung resibo, disallowed yun. Pero alam ba nung tao, fake yun. Kung siya yung bumili. Diba? So, isa pa, bago tayo mag-close, ito pinakamagandang lecture ko eh. Kasi gusto ko matutunan ng tao ito. Ilalabas ko to sa YouTube ko, medyo matagal-tagal nga lang. Kita mo, nasa 31 minutes na ako. Hindi pa tayo nakakausad sa second priority natin. Oh. Sabi dito, ito yung gusto kong light and water 1 million, no? 1 million disallowed. So ang tax effect nito is mga nasa 300,000, diba? Malaking pera din 'yan, ha? Pag na-reduce natin, ganyan ako mag-reduce eh, per item. Per item ang tirada ko. Okay. Sabi dito, yung Meralco, pinag-uusapan natin. So, titingnan ngayon natin, ibabangga ngayon natin dito. Sabi rito, some billing statements presented, submitted for light and water Meralco MWSI bill were not on your account. Hence, these exemptions. Ang sabi niya, yung binayad mong 1 million sa electricity at saka sa water, nakapangalan sa ibang tao. So, therefore, hindi yan allowable deduction. Ang tanong dun eh, tama ba yung tarantadong BIR official na to? The answer is, based dapat sa documentation. So, sabi ko kay Roger, Jer, kailangan natin ng COR. COR, sir, bakit natin kailangan na COR? At kaninong COR yon? Walang iba kung hindi yung COR ng taxpayer. Kasi sa COR ng taxpayer, nandoon yung address niya. Diba? Ito kasing address dito is address niya present. Ngayon pinag-uusapan 2018 eh. Kailangan ko ng COR ng 2018. Ha? So, kunin mo yung COR ng 2018. Kinuha. Jer, i-reconcile mo yung address na nasa loob ng COR na inisyo ng BIR dun sa address sa billing statement. Parehas ba ng address, Jer? Parehas. Okay. Jer, parehas. So, ibig sabihin, siya yung gumagamit ng kuryente dun sa address na yon kasi silang yung tao. Parehas. Correct. Kuha ka ngayon ng barangay certification na siya ay hindi umalis dyan from this period to this period. Kasi ba, maya iba yung gumagamit eh. Kumuha siya ng certification. Jer, hindi lang billing statement. Ano kailangan natin? Cheque na nagbayad siya. Kasi kailangan may payment. Binayaran. Check. Yung 1 million na to, allowable deduction na. Kasi na-prove mo, ginamit mo sa business yung address na nakarehistro sa BIR na kinonfirm na nandudong ka nung barangay. Ganun lang kasimple. Nakasave ng 300,000 yung taxpayer. Yan ang ituturo ko sa inyo step by step. Lahat yan. Lahat ang nakikita nyo dyan.
Ituturo ko, ilalabas ko yan sa aking YouTube tsaka Facebook. Tulungan natin ang mga Pilipino, tulungan natin ang mga taxpayer. Huwag kayong mag-silent-silent. Kawawa naman ang bayan natin, niloloko ng mga BIR officials. Lumaban na kayo. Hindi ko kaya. Financially, mahina ako. Strength, ay lalo mahina ako. Wala nga akong muscle eh. Kailangan ko kayo, mga taxpayer, magtulong-tulungan tayo. Sabihin ninyo sa mga kasama nyo, willing akong tumulong. Meron na tayong 5 lawyers na lalaban kahit sa ang korte. Ipaglalaban kayo. Wala kayong pera, huwag kayong mag-alala. Ipagsasama-samahin natin yung maliliit na pera ng taxpayers para itustos sa mga nangangailangan muna, yung may emergency. Okay? Kailangan magsama-sama tayo. Kailangan mag-unite tayo as one. Kahit na kayo ay, ayan, nandito dito si Roger Nueva. Ha? Nag-good evening sa akin. So, Jer, ayusin natin to. Ayusin, ang dami mong problema. Ang daming problema ng mga kliyente mo. Eh, magagawa ko lang sa'yo, Roger. Di-discuss ko lang sa'yo to isa-isa in details. Pero at the end of the day, yung documentation nito, tsaka logistic, eh, trabaho mo yan. Hindi kita matutulungan dyan. So, ganun ho. Okay? Sabihin nyo sa mas maraming Pilipino, andi dito po ako. Ha? Yung buhay ko ay nanganganib din dahil tarantadong mga BIR official yung mga kalabang ko. Pero okay lang. Okay lang. Tulungan natin ang bansa natin na makaalis sa graft and corruption ng mga BIR officials. So with that, papasalamat ako sa mga nanonood at nanonunuri sa araw na to. Bukas uli, lecturean ko kayo tungkol sa tax bookkeeping at saka sa assessment. Sabihin din ninyo, i-shout out din nyo sa inyong mga kaibigan na may ganitong pag-aaral. With that, mga taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. See you later. Mga taxpayer kong mahal, isa ho itong bidyong ito sa mga totoong nangyari sa buhay ng taxpayer. Ginagampanan ko ang tungkuling ko na mapaalam, mabigyan ng magandang options ang mga bookkeepers, accountants, lawyers, at ikaw na taxpayer para huwag ka nang matakot. Huwag, kung ano man yung susunod mong desisyon, siyempre hindi ko na alam yon, maaring illegal yung desisyon na yon o legal. Yung mga taong hindi nakakaalam o nakakaintindi ng deficiency tax assessment ng BIR, 99.9% ng kanilang desisyon ay illegal. Ayoko pong mangyari yan sa inyo. Kaya ini-invite ko po kayo na bago kayo umaksyon, intindihin, pag-aralang maigi yung deficiency tax assessment ng BIR. Ito ho ay isang example ng deficiency tax ng assessment ng BIR. Ayan po, preliminary assessment notice. Ang isa pa hong klase ng assessment ng BIR, yung tinatawag pong notice of delinquency. Yung pangatlo po ay formal letter of demand. At yung pang-apat, final decision on disputed assessment. Oh. Ito yung number 1 dyan, ito yung number 2, ito yung number 3, at ito yung number 4. Kadalasan pare-parehas lang naman po yung laman ng kanilang assessment. Paulit-ulit lang, katulad ho nito. Yan. Ito ho ay isa sa mga nag-consulto sa atin at nalaman nila na maliit lang pala ang babayaran nilang buwis. Okay. At nalaman din nila kailan nila dapat i-protest itong mga ganitong klase ng assessment. Yan. Kung mapapansin nyo, nandiyan dyan yung aking mga lecture sa kanila. Okay. Ito ho ay totoong nangyari sa buhay ng isang taxpayer. Ayan. So, bago ho kayo umaksyon, simple lang naman po yung mga assessment ng BIR. Ha? Sa 35
taong unang pagpa-practice bilang taga-hatid ng balita, magandang balita sa mga taxpayer, ay nalaiintindihan nitong mga taxpayer nito na hindi pala sila dapat matakot at hindi sila dapat magmadali sa mga maling desisyon. At hindi rin nila na-exercise yung kanilang pagkakamali na kumuha ng maling consultants, bookkeepers, accountants, or lawyer. So, mag-re-release ho ako ng ganitong video paulit-ulit. May mga kasama na ho tayong mga lawyers. Meron na ho tayong legal department. So, kung wala pa ho kayong legal department, lumapit lang ho kayo dito at kami na po ang magiging legal department nyo. At magkakaroon din ho kayo ng tax compliance department. Kami na po ang tax compliance department ninyo. Available ho kami during office hours. Pasensya na po para dun sa iba na hindi nyo ho makikita yung kabuuan ng mga videos dito sa YouTube o kaya sa Facebook. Ang ibibigay ko lang ho sa inyo ay mga tidbits, okay? Kasi po, yung kabuuan ng video yan, lalong-lalo na po yung nag-consult sa akin, i-re-record ko ho yan at ibibigay ko ho sa inyo para paulit-ulit ho ninyong mapanood at paulit-ulit ding mapanood ng mga taong pinagkakatiwalaan nyo na magsosolve ng problem po ninyo. At kung kulang ho kayo sa mga taong magsosolve ng tax problem nyo, andito po ang inyong tax specialista. Nag-o-offer po ako ng mga serbisyo pampubliko. Yan po kasi ay nakatadhana sa batas ng Certified Public Accountant. Ako po ay isang CPA at nag-o-offer nga ho ako ng services sa inyo. So, kung kailangan nyo po ng tulong ko, available ho yung aking Facebook account, mobile numbers, websites, at yung YouTube account ko. At inire-report ko rin ho sa inyo, magkakaroon ho tayo ng mga donors. Kung gusto nyo mag-donate sa akin, willing po akong tanggapin yung donation ho ninyo. Kaya lang po, ipadadaan ho natin ito sa YouTube. So, may tatlo ho tayong donor levels. Ito po yung level 1. Ito ho yung, sa level 1, may mga makukuha kayong benefits. Sa level 2, may makukuha rin kayong mga benefits. Iba naman dun sa level 1 o mas mataas sa level 1. At yung level 3, makakakuha rin kayo ng benefits pero mas mataas sa level 1 and level 2. Maging donors ko na po kayo kasi yung donation po ninyo, gagamitin ho natin para mapalaganap po natin ang tamang pagko-comply sa ating batas. So hanggang sa muli mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life.